Naka-gown, naka-stroller at may corona ang 5-year-old na si Panpan, ang alaga ng fur parent na si Criselda. Kwento niya, mala prinsesa ang turing nila sa kanilang aso sa kanilang tahanan. Kasali si Panpan sa pet parade para sa pagdiriwang ng World Animal Day sa isang mall sa Pasay City na inorganisa ng Philippine Animal Welfare Society o POS. For me kasi, they offer unconditional love and they can be my best friend. Bukod sa parada ng pets, binindisyonan din ang mga alaga bilang pagkunita sa pista ni St. Francis of Assisi, ang patron ng mga hayop. So, hindi siya binyag, but it's something like a recognition na, you know, they need to be blessed because they bless our lives. Sa survey ng social weather stations noong Marso, lumalabas na 6 sa bawat 10 Pilipino ay pet o plant owner. Sa mga pet owners, 78% ang may alagang aso, habang nasa 50% naman ang may alagang pusa. Lingid sa kaalaman ng marami, fur parent din ang multi-awarded actor na si John Arcilia. Sabi niya, may kaakibat na responsibilidad ang pag-aalaga sa mga pets. Yung generation na to mas open sila dun sa mga idea kasi ang dami na rin kasing mga platforms na makikita mo kung paano, kung ano yung responsibility natin, kung ano yung relationship natin sa mga animals, especially sa mga dogs. Di rin masusukat ang saya at suporta sa mental at emotional health na binibigay ng mga alagang aso, pusa at ibang uri ng pets. Kaya nararapat lang ding bigyan sila ng tamang aruga at pagmamahal. Jack Batallones, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.